Mainit na usapan ang posibleng paghimlay kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani sa ilalim ng Duterte administration, narito report ni Sandra Aguinaldo. I will allow the burial of President Marcos sa libingan ng mga bayani, not because he is a hero, kung ayaw nila ng iba na hero, but because he was a Filipino soldier. Desidido si President-elect Rodrigo Duterte na ipalibing si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani, hindi raw bilang bayani, kundi bilang isang dating sundalo. Ang libingan ng mga bayani na hati sa ilang bahagi. Ang lugar na ito ay para sa mga dating sundalo, mga Pilipinong malaki ang naiambag sa bansa, Defense Secretary, AFP Chief of Staff, Medal for Valor awardee, mga opisyal ng militar at iba pa. Tatlo pa lang dating Pangulo ang nakalibing dito, si Elpidio Quirino, Diosdado Macapagal at Carlos Garcia. Pero matagal nang usap-usapan dito na ang puntod na ito malapit sa hanay ng mga yumaang presidente ay inilaan na noong dekada 90 para sana kay Marcos. Wala raw impormasyon ng Philippine Army at ang opisina ng libingan ng mga bayani kung para kanino talaga ito. Sa ngayon, wala pa naman daw utos na maghanda ng libingan para kay Marcos. Pero kung tututuhanin ni Duterte ang sinabi na ililibing si Marcos dito bilang isang sundalo, may ilang bagay daw na dapat linawin, sabi ng spokesman ng Philippine Army na si Colonel Benjamin Hao. Si dating Pangulong Marcos ay isang Medal for Valor awardee ng Philippine Army. Ito yung mga sundalo na nakatanggap ng highest award ng military. For their act of gallantry beyond the call of duty. Ito yung karaniwang libingan ng mga sundalong nagsilbi sa ating bayan. Pero si Marcos daw, bukod sa pagiging sundalo, ay isa ring Medal for Valor awardee. At ito naman yung lugar para sa may mga ganong award. At makikita nyo, 8 pa lang ang nakalibing dito. Ang award ni Marcos ay bilang isang USAFE 3rd Lieutenant noong 1942. Pinamunuan daw niya ang isang blocking force na nakatulong para makapag-withdraw ang ibang USAFE troops. Iginawad ang award na ito kay Marcos noong kongresista na siya noong 1958. At bagamat matagal nang may mga question sa military record ni Marcos, hindi nabawi ang award na ito. Ang mga hinihimlay sa libingan ng mga bayani, binibigyan ng military honors. 21 gun salute kung dating Pangulo at 3 volleys of fire naman kung sundalo. Bilang isang professional na organisasyon, kung ano man ang iutos sa amin ng aming higher headquarters, susundin namin. Nakasaad din sa regulasyon ng AFP na hindi kwalipikadong mahimlay sa libingan ng mga bayani ang mga personnel na nahatulan para sa opensang labag sa moralidad at mga personnel na dishonorably discharged from service. Sandra Aguinaldo, GMA News.